But it's true that I want the property badly. My biggest project, my dream project, my legacy to this country would be built on that land. Pero totoo rin na hindi iyon ang pangunahing dahilan kung bakit hanggang dito ay sinusundan kita. Kilala mo na ako. Bago ka pa man magtungo sa party, mangiyak-ngiyak na wika nito. Marami kang alam tungkol sa akin. Kilala mo na ang pamilya ko, ang aking ama, ang aking kapatid, ang aking ina, at lahat ng mga nangyari sa akin. Pero ikaw, di hindi ko alam kung ano ang pangalan mo. Nagsimula nang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mata. Sino ka? Ano ang pangalan mo? Tanong nito sa kanya. Hindi na importante ang pangalan ko. Tugon niya rito na hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Just sign this paper. Tingnan mo kung magkano ang handa kong ibayad sa iyo, kapalit ng lupa. Tinabig nito ang mga papeles. Ano ang pangalan mo? Pasigaw na tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Pinagmasdan niya ang pagbagsak ng mga papeles sa damuhan. Kasunod niyan ang paglabong ng mga luha sa mga mata nito. Ano ang pangalan mo? Tanong nito, habang hilam ang mga luha sa mata. Huminga siya ng malalim. Ryan Navarre. You destroyed my family. She screamed at him. Leia, hindi ko gustong mangyari iyon. It was just business. Pangangatwiran pa nito. Business? Yung nangyari sa atin ngayon? I'm sure. Business lang din iyon. Sarcastic kong sabi ni Leia. Wala sa mga plano kong yung nangyari sa atin. Kung may nangyari man sa atin, iyon ay dahil. Huwag ka nang magsalita. Garalgal ang boses. Naputol niya sa nais pang sabihin ito. Wala na akong paniniwalaan sa mga sinasabi mo. Lagi ko nang tatandaan na ikaw ang dahilan kaya nawala ang aking ama, ang kanyang kumpanya. Kung hindi sa akin, mapupunta lang rin sa iba ang negosyo ni Leia. Wika nito. Hindi siya marunong magpatakbo ng negosyo. Everyone can see that. Maswerte siya na nagkaroon pa siya ng kahit kaunti nang kunin namin yung kumpanya niya. Sige, siraan mo pa ang aking ama. Panggalaiting sigaw niya rito. Get out! Pinulot niya ang mga dokumentong dala nito at inihagis iyon sa mukha nito. Yung lupang pinapangarap mo ay magiging parke. Titiyakin ko sa iyo iyan. Mamamatay na muna ako bago mo maagaw sa akin ang lupang iyon. Leia, mas maganda kung hindi tayo magiging emosyonal dito. Kalmadong sabi nito. Isa-isang pinulot nito ang mga papel. Read the document. Sabihin mo sa akin kung magkano ang gusto mo. I'm sure. Maraming batang magiging masaya saan mo man itayo ang parke mo. You're too late. Gusto niyang tumawa na parang baliw sa naalala niya. Hindi ko na maipagbibili sa iyo ang lupa. Gustuhin ko man. I already signed the papers. That irrevocably turned that property over to the trust. Ubusin mo man ang kayamanan mo. I doubt kung makukuha mo pa yung property na iyon. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang matinding pagkadismayang bumadha sa mukha nito. And it made her happy. Kung may alam pa siyang ibang paraan upang masaktan ito, ay walang pag-aalinlangang gagawin niya. Ito ang dahilan kung bakit nasimot ang pera ng kanyang ama. Kung bakit natigil ang pagpapagamot ng kapatid niya sa kawalan ng panggastos na naging dahilan pa sa paglubha ng karamdaman nito. My father, my sister, and my mother died because of you. Puno ang pagkamuhin pag-aakusa niya rito.
It was your father's fault. Pasigaw na tanggi nito. Hindi na marahil nito nagawang si Kilin ang naiiritang naramdaman nito. He's a failure. Walang karapatang magpamilya ang isang lalaking walang kakayahan, magbigay na magandang buhay sa magiging pamilya niya. Sinampal niya ito ng ubod lakas. Don't you dare call my father a failure. Nanginginig ang boses niya sa matinding galit. He was a good man. He was a good husband and a good father. Ikaw, isa kang demonyong umahon sa impyerno. Now, get out. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Ryan put his papers inside his briefcase and walked towards the gate. Huminto ito at lumingon sa kanya. I've already had your body. And it's too late now for me to acquire the land. Wala na sigurong dahilan upang patuloy pa tayong magkita at mag-usap. Balitaan mo na lang ako kapag may nabuong baby. Anito bago tuluyang umalis. She wanted to run after him and slap him again. Ngunit umiyak na lang siya ng umiyak. Tinangka niyang tumayo upang pumasok sa bahay. Ngunit hindi niya nagawa dahil nanginginig siya. Napaluhod siya sa damuhan at doon ipinagpatuloy ang pag-iyak at panunumbat niya sa sarili. Wala ba siyang kahihiyan at konsensya? Bakit nagawa niya ang lahat ng iyon? It was the worst day of her life. Kung wala siyang konsensya at kahihiyan, masigit si Ryan. Hindi pa ito nakontento na niloko ang kanyang ama. Pati siya ay nilinglang nito. Wala itong kaluluwa. Nang sa wakas, ay nagawa niyang tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Tinungo niya ang banyo at naligo. Halos magasgas ang balat niya nang magsabon siya ng katawan. Determinado siyang alisin ang lahat ng bakas na iniwan ni Ryan sa katawan niya. Ngunit hindi pala niya iyon basta-basta magagawa. Dahil pagkalipas ng 3 linggo, nalaman niyang nagdadalang tao siya. Hindi makapaniwala si Ryan nang kumpirmahin sa kanya ni Nathan na ikakasal na ito. Anong masamang hangin ang pumasok sa isip ng kaibigan niya at nakapag-isip ng ganoon? Anong masamang espiritu ang lumukob sa katawan nito upang magpa siya itong magpakasal? Wedding was a synonym for suicide. Bakit ito nakalimutan ang paniniwala nila na walang babaeng karapat dapat seryosohin at pag-ukulan ng habang buhay ng pagmamahal? Kung may magagawa siya upang baguhin ang isip nito ay gagawin niya. Magugunaw muna siguro ang mundo bago may makakakumbinsi sa kanya ng magpakasal at bumuo ng pamilya. Si Nathan ang dahilan kaya nasa bansa ulit siya. He had just finished a project in Mongolia. Noong isang araw lang ay dumating siya. Pagkatapos ng kasal ni Nathan ay mangingibang bansa ulit siya. Lalo siyang tinabangan mamalagi sa Pilipinas nang maunsyame ang proyekto niyang itatayo sana sa lupang pagmamay-ari ni Leila. 18 buwan na ang nakakaraan mula ng una at huli nilang pagkausap ni Leila. Wala na siyang nabalitaan tungkol dito. Siya na rin ang umiiwas na makarinig pa ng impormasyon tungkol dito. Kung patuloy siyang makikibalita tungkol dito, lalo lang siyang nahihirapan kalimutan ito. Walang araw na hindi niya maisip ito. Pero hindi siya aamin na may malalim siyang nararamdaman para dito. Ang aaminin niya ay sa kandungan ito. Niya natikman ang walang katulad na kaligayahan. Kaligayahang hindi uli niya natikman sa mga babaeng sumunod na nakapiling niya. Nagsisimula na raw itayo ang parking ngunit wala siyang balak silipin ito. Kung siya lang ang masusunod, gigibain niya ang anumang ekstrakturang nakatindig roon.
upang itayo ang pangarap niyang nagtatayugang mga gusali. Leia's accusations still burned through his soul. No matter how many 16 hours days he worked, or how many hours he spent riding horses along Mongolian plains, isa kang demonyong umahon sa impyerno. Tumimo sa isip niyang binitiwang salita nito sa kanya. Kapag narinig mong binigkas ng isang babae ang linyang iyon patungkol sa iyo, gawin mo na ang lahat upang kalimutan ang babaeng iyon. Dahil kahit kailan ay hindi mo na ito mapapaamo. Mas may pag-asa pang mapaamo mo ang isang asong ulun. He was in a bar in Makati at that time. Magkikita sila ni Nathan doon upang pag-uusapan ang ilang detalye ng kasal nito. Pwede nilang iyong pag-usapan sa telepono, pero siya na rin ang humiling na magkita sila dahil matagal-tagal na rin niya itong hindi nakikita. Gusto niyang makita kung masaya ba talaga ito sa nalalapit nitong pagpapakasal o napipilitan lang ito. Ang hula niya ay napipilitan lang ito. Nathan was happy being a bachelor. Alam nito na hindi kailangan magpakasal ang isang lalaki upang magkaroon ng babae sa buhay. For him, it was a lot harder and challenging to find a taxi and a business trip than to lure a woman on his side. Kahit pa ang babaeng ito ay kasing ganda ni Leia. He pressed the cold glass again his forehead. Hanggang ngayon, ay naaasiwa pa rin siya na hindi niya maiintindihan tuwing may isip niya si Leia. Bunga ba iyon ang panghihinayang sa proyektong nawala sa kanya o kay Leia mismo? Naputol ang pagmuni-muni niya nang dumating si Nathan. Hindi niya gusto ang isa sa mga impormasyong ibinatid nito tungkol sa kasal. Empleyada at kaibigan ni Leia ang mapapangasawa ni Nathan, si Emily. The bride-to-be was the fake blonde he was dancing with his friend at Leia's auction party. Kaya isa si Leia sa mga imbitado sa kasal. Walang alam si Nathan sa mga nangyari sa kanila ni Leia. Hindi niya ugaling magkwento rito ng mga bulilyaso sa buhay niya. Hindi niya kailanman ikwenento ang isang pangyayari kung saan ay sinampal siya ng isang babae at pinalayas. Nalaman din niya kay Nathan na buntis na si Emily. Wala naman sigurong magiging problema kapag nagkita kayo ni Leia sa simbahan. Nakangiting sabi ni Nathan. Hindi naman siguro kayo magkahabulan doon. Anito saka natawa. Wala na akong pakialam sa kanya. Pagsisinungaling niya. Gawin pa niyang parke ang buong Pilipinas. Wala akong pakialam. I'm glad to hear that. Malulungkot ako para sa iyo. Kung malalaman ko na may interes ka pa rin sa kanya. Natatawa pa rin sabi nito. Obviously, wala na rin siyang pakialam sa iyo. Kilala mo si Andrew Amores? Tumango siya. They have been dating, Nathan said. Anytime from now, baka i-announce na nila ang engagement nila. Napabuntong hininga siya. Nang una pa lang niyang makita si Andrew sa tabi ni Leia, ay napuna na agad niya ang matinding paghahangad nito kay Leia. If they had been married, I'm sure wouldn't be a celebrate one. Puno ng alak ang hawak niyang baso, pero inisang lagok lang niya iyon. Ngayon pa lang ay nakakaramdam na siya ng panghihinayang. Niluloko lang ba niya ang sarili niya tuwing sasabihin niya na wala siyang pakialam kay Leia at wala na siyang balak habulin ito? Yes, he was still not over her. Pagkatapos ng may nangyari sa kanila, wala na siyang pinangarap kundi maulit iyon. Kulang na lang ay magliyab ang buong katawan niya sa init tuwing maalala niya ang bawat halik na ibinigay niya kay Leia. Ang bawat halik na sinuklian nito, ang bawat pagdadait ng mga balat nila, at ang tuluyang pag-iisa ng mga katawan nila. Maaaring nasusuklan pa rin sa kanya si Leia hanggang ngayon. Ngunit titiyakin niyang hindi iyon makakahadlang.
upang maaangkin ulit niya ito, with or without Andrew Amores by her side. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.